ruega por Jesús Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon muli tayo ng Panginoon upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi niya tayong tinatawag magbalik loob sa Ama. Tanggapin ang pagpapatawad at bagong buhay na alok sa atin ng Diyos. Kaya't upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak at magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga sasordyote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya, hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kaming pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging sumail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman
at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin, ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan na mga lingkod mo'y ginawang pagkain yung mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang, dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyan iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di ba titigil ang pagagalit mo sa amin tutupo? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo na maglay hindi maglilikat. Dahil sa pangalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Korasin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi.
sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, at tayong lahat nagkakasama muli upang magbigay pugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung papaano nag-uumapaw ang tao dito sa ating sakyapo, ay nananalangin tayo na umapaw ang biyaya at pagpapala galing sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Natitiyak ko, galing tayo sa iba't ibang mga lugar, malalayo pa ang iba, may kanya-kanyang tangang dasal, kanya-kanyang tangang hiling, at pagsusumamo sa Kanya. At tayo ngayon ay nagpapakumbaba, naninikluhod, at taimtim na nag-aalay ng dasal sa Kanya. At buong pagkitiwala tayo kung papaano umaapaw ang tao dito ngayon sa ating simbahan, umaapaw din, aapaw at aapaw ang Kanyang biyaya. Ang mga naniniwala na umaapaw ngayon ng biyaya galing sa mahal na poon, pumalakpak ng mas malakas. Opo, mahal na pong Jesus Nazareno, tanggapin niyo po ang aming mga dasal at samo. Pero mga kapatid, ang simbahan natin lalo na ay magiging lugar na nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos, hindi lang dahil nag-uumapaw ang mga himala. Opo, naniniwala ako. Kaya nga ang daming tao lagi dito sa ating sakyapo sapagkat ito'y banal na lugar. Lugar na maraming himala at pagpapala ang naganap. Kaya nga po ako bilang inyong pastol, ay sabik na sabik malaman ang inyong mga kwento. Pagdasal nyo po, dumating ang panahon na malikom natin lahat ang mga kwento ng mga deboto ng Nazareno, ng mga biyayang ibinigay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi lugar na banal lamang ang simbahang ito dahil maraming himalang naganap. Hindi lamang banal ang lugar na ito dahil nangusap si Jesus Nazareno sa lahat ng pumupunta dito. Bagamat nangyayari ang dalawang bagay na ito, naghihimala at nangungusap si Jesus Nazareno, mas pinagpala ang lugar na ito, mas aapaw ang biyaya sa lugar na ito kung nag-uumapaw din ang pagbabalik loob sa Diyos. Huwag po natin kalilimutan yon. Ang pinakahimala ni Jesus Nazareno ay ang pagbabalik loob ng tao sa Diyos.
Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, sabi ni Jesus sa Sareno, kawawa ka Korasin, kawawa ka Bethsaida, ikaw din Kapernaum. Bakit naging kawawa ang mga lugar na yon? Pinuntahan ng mga lugar na yon ni Jesus sa Sareno. Gumawa ng maraming himala sa mga lugar na yon si Jesus sa Sareno. Nangaral si Jesus sa Sareno sa mga lugar na yon. Kung pupunta kayo ngayon sa Israel, pagpasok na pagpasok sa Kapernaum, may malaking karatula, Kapernaum, ang bayan ni Jesus Nazareno. Pero wala nang nakatira sa Kapernaum ngayon. Ang makikita nyo lang, mga giba-gibang mga gusali, mga bato. Anong nangyari? Ito yung mga lugar na maraming ginawang himala si Jesus Nazareno. Pero bakit kawawa sila? Nagkulang ba ng himala? Hindi. Nagkulang ba ng salita ng Diyos? Hindi. Ano raw ang nagkulang? Ang pagsisisi, ang pagbabalik loob, ang pagbabagong buhay na mga taong dinalaw at pinaghimalaan ni Jesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid, ito yung ipagdasal din natin. Hindi lang ang mga himala. Opo, maraming himala at pinagdarasal natin yon. Gumaling ang mga may sakit. Guminhawa ang mga taong naghihirap ngayon. Magkasundo ang mga nag-aaway, lalo na sa pamilya. Ngunit wag na wag natin kaligtaan na tunay na papasukin ang biyaya at himala ni Jesus Nazareno upang himukin tayong magsisi at magbagong buhay. Sayang ang himala, sayang ang sakripisyo kung hindi ito ihahatid tayo sa pagbabagong buhay. Sapagkat ang pagbabalik loob, ang tunay na maghahatid sa atin, kapiling si Jesus Nazareno. Kanina po malakpak tayo na sasabi natin, umapaw ang biyaya. Pero ang pinaka kagutuman ng puso natin, ang pinaka pagkauhaw ng kaluluwa natin, ay walang iba. Hindi yung perang dinagdadasal natin, hindi yung trabaho, hindi lang yung ginhawa, ang tunay na pagkagutom natin, ang tunay na pinakaasam natin ay makasama si Jesus Nazareno magpakailanman. Hindi na tayo kailangan dumayo pa sa kiyapo. Hindi na natin kailangan pang magsimba araw-araw tuwing Biyernes, kung hindi sa takdang panahon, sa dulo ng ating buhay, tayo'y papasukin sa kanyang kaharian at kasama natin siya magpakailanman. Ang mga gusto na makasama nila si Jesus Nazareno habang buhay magpakailanman, itaas ang kamay at pumalakpak pa ng mas malakas. Kaya't mga kapatid, simulan natin ang himala ni Jesus Nazareno sa pagsisisi. Hindi siya tunay na makapaghihimala at mabubuo ang biyaya kung hindi natin siya patutuloyin sa ating puso. Kaya nga't sa unang pagbasa narinig natin kung gaano nagsisi ang bayan ng Diyos. At ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, hindi lang iniiyakan natin yung kasalanan natin. Unang hakbang pa lang po yun. Alam ko iba sa atin, nagsisisi sa nagawa natin. Naiiyak tayo. Pero may mga tao ngang ayaw magsisi. Mali na nga, pinangangatawanan pa rin. Pagdasal natin yung mga taong matigas ang puso na mali pa, mali na, mali pa rin.
pinangangatawanan pa rin, pinagyayabang pa rin ang kamalian. Walang ibang hangad ang pong Nazareno kung hindi ang lumambot ang puso natin, ang pagsisihan. Pero hindi ho doon natatapos. Opo, naiyak tayo, nasaktan ko ang asawa ko, patawad po, nasaktan ko yung anak ko, nagtaksil ako, nawaldas ko yung pera para sa pagkain ng pamilya ko, naisugal ko, nagamit ko sa masamang bisyo, patawad po, nagbebenta ako ng droga. Pero mga kapatid, hindi natatapos sa pag-iyak ang pagsisisi. Tandaan ninyo, si Judas umiyak din ng umiyak, di ho ba? Si Judas sising-sisi sa ginawa niya nung nagkanulo siya kay Jesus Nazareno. Pero kulang, hindi doon natatapos sa pag-iyak sa mga nagawa nating kasalanan. Ang susunod na hakbang, ang tunay na pagbabalik loob at pagbabagong buhay ay ang pagsusumikap na iwasan na ang nagawang pagkakamali. Kung talagang nagsisisi ka sa pagkakamaling yan, pagsusumikapan natin, opo, walang perpekto sa atin. Baka magawa pa rin natin, pero ipakita ba natin kay Jesus sa Nazareno, pagsusumikapan ko, mahal na poon, gagawin ko, makakaya ko, na iwasan na ito, na talikuran na ito, na huwag ko nang gawin ito. Pag yan, yan ang narinig at nakita sa atin ni Jesus sa Nazareno, tunay na siyang nakapasok sa puso natin. At doon, doon mangyayari ang kaganapan ng himala. At doon, doon tayo tunay na pinagpala. Mga kapatid, huwag naman sana dumating ang panahon, dumating at sabihin ni Jesus sa Nazareno, kawawa kayong mga taga-Quiapo. Naghimala ako dyan. Nagsalita ako sa inyo. Pero hindi kayo nagsisi. Hindi kayo nagbalik loob. Hindi kayo nagbagong buhay. Tandaan natin, ang tunay na sukatan ng pagpapala, hindi lang ang himala, hindi lang ang salita, ang tunay na kaganapan ng himala at pagpapala ay ang pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabagong buhay upang makasama natin si Jesus Nazareno magpakailanman. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tumingin po tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno at magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto naman, na naman kami, inyo pong mga alagad at mga deboto, inyo pong mga anak, mga kapatid, at mananampalataya. Salamat po sapagkat hindi kayo napapagod magsalita at gumawa ng himala. At naniniwala po kami, mayroon kayong biyaya na para sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy po kayong mangusap sa amin. Tulungan niyong buksan ang aking puso. Turuan niyo po kung tunay na magsisi, tunay na magbalik loob, tunay na magbagong buhay. Sapagkat ang tunay mong himala ay kaligtasan ng bawat isa sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, marami kaming kasalanang bumabagabag ngayon sa aming buhay. Maraming kasalanang sumisira sa aming pamilya, sa aming mga kabataan, sa aming bayan. Kaya humihingi kami ng tulong sa iyo. Tulungan niyo po kaming itakwil ang masama at yakapin ang mabuti. Mahirap ito, pero magagawa namin ito dahil nariyan kayo lagi
sa aming piling. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, baspasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na porpora at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iyong panating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag ginawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sarap mo.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanggal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na tulungan tayo ni Jesus sa Sareno, magsisi, magbalik loob, at magbagong buhay sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, mga apostol at lahat ng banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayon dasalin at awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus Nazareno. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hiling kami ng hiling ng himala, ngunit hindi naman kami nagsisisi at nagbabagong buhay. Patawad po kung madalas kaming mga tuwiran sa aming mga kasalanang nagagawa. Tulungan niyo po kaming magsisi at magbalik loob. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang bukal ng biyaya at bagong buhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasalanan ko, ang buhay ko ay iyo.
Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino para sa sarili.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Kasabay po sa pasasalamat ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang kaganapan ng misyon ni Jesus Nazareno ay hindi lamang ang gumawa ng himala at mangaral, pagsisisi, pagbabalik loob, pagbabagong buhay, ang tunay na biyaya niya para sa atin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.